Good afternoon, guys. Okay, good afternoon. Na mag-break. Kakakain ko lang burger. Well, good afternoon. Thank you sa oras na binigay ito di sa amin. And good afternoon. Okay, thank you. Okay, syempre, pero diba dahil lahat tayo ay inaabangan na ang The Killer Bride, sana po ang mga tanong natin ngayong hapon ay tungkol lang sa The Killer Bride. So, sa naka-standby po yung PR natin para agawin ang mic kapag may ibang tanong. Charot lang. Okay. Oo, pu-pull out po ang Star Magic din nandito para full force po kami. Pu-pull out namin ang mic. Medyo nakakasya din para sa inyo. Pero ganun talaga ang buhay. Love, love. Love, love, love lang tayo. Okay. So, si Dan... si James na. Ikaw ang una magtatanong? Hindi ako ang una magtatanong. Dahil dyan, ikaw ang una magtatanong, Kuya Alan. Okay. Naku, controversial niya. Ikaw, wala pa. Congratulations, Joshua and Janella. Meron na bang pangalan yung love team niyo ngayon? Josh Nella. So, ang ganda, no? How was it? Kumbaga, paano nag-start yung team up ninyo dalawa dito sa Killer Bride? And ano yung feeling niyo nung time na sinabi na, oh, kayo yung love team for the last serie, yung Killer Bride. Actually, lagi namin ito sinasabi, pero ilang beses na dapat kami nagka-work in the past, pero lagi hindi natutuloy. So, finally, nung sinabi nila na, nung pinitch nila sa akin, tapos sabi nila si Joshua yung pinipeg nila, sabi ko, sana si Joshua talaga, kasi maybe this is the right project na magkatrabaho na kami. And, syempre, galing ni Joshua, so nadadala rin. Ako, dati pa lang sinasabi ko sa Andre, sabi ko, sana makatrabaho ko si Janella. Tapos yung tinatawanan nila ako, parang imposible para sa kanya. Pero ngayon, posible na, nangyayari na ngayon. Happy na makatrabaho siya. Very professional siya. Gusto niya yung ginagawa niya, focus siya sa craft niya. At yung passion niya sa work niya, makikita ko. And dahil dun, ako, mismo siyempre nangiya ako sa kanya. Naman, siyempre yung professional mo yan. Bakit unprofessional ka mo? Professional naman, pero mukhang yun. Bakit parang sinabi mo imposible yung makatrabaho si Janella that time? Ano kasi, siyempre may different love team kami. Tapos, hindi pa siguro yun yung type kasi nafe-feel namin kasi every time na nagkakaroon kami ng project, lagi hindi natutuloy. So yun, I think if this is the right time for us and I'm happy. Do you think advantage that kumbaga na bagay yung love team ninyo, kumbaga para magkaroon kayo ng chance to work together? Parang ganun. Do you think, nabago yung love team na iba? Na iba nga yung love team ng iba, hindi na Joslea or hindi na El Nela, parang gano'n. Parang iba na yung love team. Huwag nga, tinatry yung ibang love team. Kumbaga, anong... Advantage on your part na para magkatrabaho yung dalawa? Siyempre, kasi sa industry namin, maganda sa amin na nakapag-work kami with other different actors kasi nag-grow kami. At may natututunan kami dun sa kapwa actor namin kung sino yung mga kapareha. For me, okay siya sa akin kasi nakatulong siya sa growth ko as an actor and as a person, new people na makakasama. Si ano naman? Janella. Sorry, kinakain ko yung mic na. Okay lang, hindi ko na lang kakainin. Ako kasi, hindi na, like, love teams are good, like, to a certain extent. And I have nothing against love teams kasi nakakatulong talaga para sa iba. Pero I'm against the stigma na pag may ka-love team ka, hindi ka pwede mag-work with other people. So, kasi, kaya kami nasa industry na to kasi we want to be able to express yung, kumbaga, play different characters, work with different people. Kasi that's how you grow, you meet different people. Iba-ibang dynamics per person, so... About Killer Bride, tanong ko lang kung gaano ka mature yung role niyong dalawa rito. Kasi medyo mas mature na yung role niya dito, di ba? So may aabangan bang mga parang kissing scene or love scene? And is it okay with you to do that because you are doing a mature role?
dito sa Killer Bar. Central. Actually, tinanong kami ni Derek Jen kung game kami pa-kissing scene. And sabi naman namin is, Game ka ba? Siguro yung love scene na, hindi pa kami. Wala pa siguro kami dun. Ay, hindi pa na-shoot. Hindi pa na-shoot. Parang wala pa po kami sa stage na ganun. Siguro okay. Nandun pa lang kami sa kissing muna. And yung, mga banter namin sa eksena. Siyempre. Dun pa lang po kami. Si Janela. Dun sa, yun nga, parang Derek offered, Derek asked us kung okay lang kami ba, parang kissing scene or whatever. Inisip ko, like, this is a really good project kasi ang ganda eh. Ganda talaga ng story, it's something different and feeling ko it's the right time na if kung kakailanganin sa project, why not? Kung if it's gonna make it better, really nice, yeah. Last na lang on me, maraming nagulat dun sa press ko na magkita pala.